guys, welcome to my channel and for today's video guys, ituturok po sa inyo kung paano tayo gumawa ng PayPal account gamit ang ating driver's license guys. So, welcome to my channel and for today's video guys, ituturok po sa inyo kung paano tayo gumawa ng PayPal account gamit ang ating driver's license guys. So, yung content natin for today is how to create PayPal account using driver's license. So guys, sa paggawa ng PayPal account, kailangan lang natin itap itong Chrome. Ayan guys, so doon tayo mag-sign up sa Chrome. And then after that guys, type lang natin itong www.paypal.com. So next guys, click lang natin yung enter. And then dito guys, tap lang natin itong sign up now kung wala pa kayong account. So sign up now. And then after clicking sign up, dito kayo ma-auto-direct. So kailangan lang natin mag-login or maglagay ng email, phone number, first name, middle name, last name, create your PayPal password, and confirm your PayPal password. And then after that guys, click nyo lang itong next. And then kailangan nyo lang i-confirm yung mobile phone or mobile number guys na nilagay nyo kanina. So kailangan mag-send sila ng OTP kung saan ay yung code na yun is i-enter nyo po dito. And then once kapag na-enter nyo na yung code is dito kayo ma-auto-direct. So kailangan natin maglagay ng add your address. Ayan guys, so use the one that's on your bills. So pwede natin gamitin yung mga address na nakalagay doon sa mga billing details natin. Then guys, kailangan lang natin itong lagyan ng nationality, birthday natin, yung ID type guys. So yung tutorial natin ngayon is driver's license yung gagamitin natin. And then lagay lang natin dito yung driver's license number. And then yung street and subdivision address natin, barangay and municipality guys. And then scroll down lang natin guys. So yun nga, kailangan natin maglagay ng city or municipality, zip code. Next yung province or region guys. And then yung tatlong box sa baba guys, kailangan lang natin itong i-check. And then after that, click lang natin itong agree and create account. And then guys, after nyo mag-click yung agree and create account is dito kayo ma-direct. So ito po yung guys yung pinaka-account nyo sa PayPal. And then after that, kapag naka-create na kayo, so kailangan nyo lang mag-install ng PayPal account doon sa Play Store. Ayan guys, so ito po yung, ayan, mayroon nakalagay na welcome. So ito na po yung pinaka-dashboard ng PayPal account ko guys. Sa pag-download ng PayPal account guys, is meron akong link dyan sa baba para ma-auto-direct kayo doon mismo sa PayPal app nila guys. So, once kapag doon na kayo guys, is click nyo lang yung install and then yung tap lang natin itong open. And then after that guys, click nyo lang or i-login nyo lang yung PayPal account na ginawa nyo kanina. And then after nyo na ma-download guys, tap nyo lang yung open and then ito po yung nakikita nyo dito guys, ito po yung pinaka-dashboard ng PayPal natin sa kanilang application. So, once kapag nag-open tayo natin PayPal gamit yung PayPal application or yung app, is ito po yung makikita natin. Ayan, yan po yung pinaka-dashboard nila. And dyan natin yan makikita guys yung mga pira na pinadala sa amin, sa atin, yung piso, dollar at ibang currency ng pera guys. So, dito natin yan makikita sa PayPal account. Kasi yung PayPal account guys is international account po yan siya. So maaari tayong makareceive ng iba't ibang klase ng pira or currency. So ganun lang kadali guys na mag-create ng account gamit ang ating driver's license. And then dito naman guys, ipapasilip po sa inyo yung next video na gagawin ko is paano natin i-link yung ating bank account or yung GCash account natin sa ating PayPal account para kung in case meron tayong pera dito sa ating PayPal account, pwede natin i-transfer doon sa ating GCash account. So madali lang yun guys, ililink lang natin yung GCash account dito sa ating PayPal account para
Once kapag nag-transfer kayo ng pera, is automatic at madali lang po siyang gawin, guys. Bago po taposin itong content na ito, guys, is meron akong upcoming videos na kung saan ay maaring makatulong sa ating channel, guys, para maiwasan ang pagka-demo. So, yung pagka-demo, guys, is tatanggalan tayo ng ads, guys, at hindi na tayo kikita sa ating YouTube channel, guys. So, meron akong i-upload na video ay video tutorial, guys, kung paano siya gamitin. So, itatry ko muna, guys, kung effective. And then, kung effective man sa akin, guys, sa channel ko, is pwede ko pong i-share sa inyo para ako po ay makatulong na maiwasan yung mga channel nyo na ma-demonetize. Kasi, guys, yung application na yun or yung site na yun is ituturo nila sa inyo, guys, na kung paano tayo magawa ng pamagat ng ating title na i-viral nila, guys, or kailangan i-recommend ni YouTube, guys, yung mga title or thumbnails na gawin natin sa ating mga video, guys, or sa mga content na i-upload natin. So, tuturuan tayo dito kung paano tayo maglagay ng tags, title, at kung ito ba ay pwede ma-recommend ni YouTube. And then, guys, yung thumbnail na gawin natin is meron din silang ituturo doon kung paano gawin yung thumbnail. Lahat, guys, kung yung content mo na i-upload, for example, like itong content na ito, kapag in-upload ko, is meron nakalagay doon sa baba, guys, na kung meron siyang nakalagay na warning for demonetize yung content or yung video ko. So, meron nakalagay doon sa baba, guys, na no warning demonetize, or may nakalagay na warning video for demonetize. And meron ding nakalagay doon, guys, yung mga analytics natin. Lahat, guys, meron din silang free music na pwede natin gamitin sa ating mga content na hindi tayo makapirate, guys, kasi authorized siya ni YouTube at ni Google, guys. So, itong application na ito, guys, is partner ito ni YouTube and ni Google, guys. So, pwede tayong gumamit nito ng free. Pwede din tayong mag-purchase to premium, standard, or pro, guys. So, depende yan sa inyo, guys. At para din maparami yung views ng bawat content or video natin, guys. Kasi sila yung magpo-promote ng mga video natin, guys, sa pamamagitan ng recommend ni YouTube, guys. And that's all for today's video, guys. Thank you for watching. And if you like this video, guys, please hit the like dyan sa baba. Pwede rin kayong comment. Pwede nyo rin i-comment, share, and pakisubscribe na rin, guys, yung aking channel. And please hit the bell button para kayo po ay updated sa mga video na i-upload ko, guys, next time. I'll see you guys in my next video. Bye, guys!
solo fui un holgazán. Yo soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella no.